Number 10, pambahay. 9, naaalimpungatan. 8, alimuom. 7, namatanda. 6, daw. 5, gigil. 4, torpe. 3, usog. And 2, kilig. And at number 1, ang nanguna, ang pinaka untranslatable Pinoy word is pasma. I can't oh wait, that's asthma. Sorry. Pasma is a Filipino folk illness not recognized by mainstream medicine. It's attributed to the sudden interaction of hot and cold in the body. As when you wash your hands after doing long hours of typing on your computer or ironing clothes. Ang pasma ay yung parang galing ka sa init, no? Huwag kang magmamalamig. Dahil kapag ka ikaw ay nag-init at lamig, mapapasma ka. Pasma yung mga sinasabi yan sa mga athletes, kunwari. Kaka-basketball lang nila, tapos pawis-pawis pa sila. Mainit pa yung katawan nila. Tapos naligo sila kaagad. May mga mangyayari raw parang pagkatapos raw parang manginigraw yung parang yung ganyan. Yun raw yung pasma. Pagpagod ka, hindi ka dapat maligo, hindi ka pwede magbasa. Kasi, mapapasma ka. How did this belief and term originate? Probably a very old na paniniwala. Exploring pasma is an entire thesis na. Oo, nanuno pa natin, naniniwala na sa pasma. Yan ang tayo, bangungot, di ba? Kilot. Feeling ko pasma is part of that alternative it's an alternative medicine term. Hand tremors, sweaty palms, numbness and pain. If pasma were not true, then why are the symptoms so real? So yung konsepto ng pasma, ito yung nagpapawis, yung nanginginig, etc. So sabi nila, ang pagbubukas ng pores ng ating katawan ay sa pamamagitan ng init, at para naman maisara ang pores ay sa pamamagitan ng lamig. Samantala ang paniniwala natin, hindi pwedeng mabilisan. Kapag nabuksan ka, dapat unti-unti kang sasarahan. Kasi pag hindi, mapapasma ka. Yung sweaty palagi yung palms mo, that's also pasma. When you're shaky, yeah, pag may tremors ka, experience tremors, that's also pasmado. Contrary to popular belief, pasma is not really spasm in English. So how would you describe it then to a foreigner? Pasma is that shaky feeling you get on your muscles when you expose it to something cold like water after strenuous physical activity. Depende kung ano yung pasma. Either nga, tremors, yung involuntary shaking ng body parts ng kamay, or yung clammy na hands, yung basa na kamay. Use pasma in a sentence. Huwag kang maghuhugas ng kamay kapag ikaw ay namalansya, mapapasma ka. Pagkatapos mag-basketball, magpahinga ka muna, huwag kang maghuhugas ng kamay kasi baka mapasma.